watching another episode of Walang Personalan Politics lang. Ngayong araw, makakausap naman natin si Congressman Paul Daza. He is the first district representative ng Northern Samar and senior deputy minority leader. Magandang araw sa iyo, Congressman Daza. Magandang araw din, Ice. Thank you for having me. Kong Paul, initially you once released a statement about inflation rate. What could you say about our current economic status here in the Philippines? And meron po bang o may maari po bang magawa o gawin ng ating Kongreso at ang Pangulong Bongbong Marcos para maibsan ang inflation sa gitna ng global crisis and issues that we are facing at the present? Tough, no? Hirap. Kasi global crisis talaga. Tama yung sinabi mo. The whole world's affected. Inflation, especially fuel cost. Tsaka food, diba? So yan yung, sa Philippines kasi, malaking impact because almost 50% ng tinatawag natin consumer price index, kung ano yung effect ng inflation, 50% is pagkain, transport, fuel cost, electricity, diba? So mabigat para sa Pilipino, yung global crisis na tumataas lahat ng presyo. Medyo ang hirap ng problema ng Congress saka ng President. Kailangan natin ng short-term, long-term solution. Ang short-term, personally, no, I think dapat in terms of electricity, pwedeng mabawasan ng konti yung cost. Nasa ERC ngayon yun. In fact, linalabi namin sa Congress na yung tinatawag na WACC, yung WACC, weighted cost average ng electricity, ng ERC, dapat gawin nila yung trabaho nila, bawasan yung cost of capital o yung rate of return ng mga, ng power industry. Itong last month, sabi namin sa ERC, dapat ibaba nila to 8 or 9% instead of 15%. So, ang resulta niyan, dapat mabawasan, bawasan ng ERC yung rates ng kuryente. Okay? Number two, may issue tayo ngayon sa inflation, sa peso-dollar exchange. Medyo ibabalance mo yan eh. Titimbangin mo what we call monetary policy. I think the right decision will be taasan ng BSP ng konti pa ang interest rate kasi masyadong nagde-devalue ang peso. Import economy tayo. So pag masyadong bumagsak ang peso, ang effect niyan, tataas ang presyo ng lahat. Diba? Fuel sa kotse, kahit pagkain. So those are the two things na dapat tutukan ngayon. We need to be more competitive globally. So if you naalala mo, Ice, April this year, during the Duterte administration, pinirmahan niya yung, pinasa namin sa Congress, yung Public Service Act na inopen up sa foreign investors, telecom, mass transit, airports. Maraming nabuksan na ngayon. So, yan ang dapat ipromote ni President BBM. We need to get more foreign investors that will generate jobs, make us more competitive. So that was a very good law that Congress passed na dapat i-leverage natin ngayon. Is there anyone who has pushed this? Trabaho yan ang executive branch eh. So in fairness kay BBM, nung pumunta siya sa New York, pumunta siya sa Indonesia, ang balita ko, pinipitch niya ang Philippines. So okay yan, di ba? But wala pa akong naririnig na mga commitments ng mga foreign investors na yung actual, di ba, kung ilang bilyong dollars invest nila dito. So, yan dapat ang bantayan natin sa administration, di ba? Kasi maraming lumabas na may mga commitments daw to invest, pero yung actual, wala pa tayong naririnig. So, yan yung isang palagay ko dapat i-report ng media. And yan yung magiging part ng grading system ni President. Kong Paul, meron po ba kayong suggestions o paparating na mga legislations para mapababa ang presyo ng mga bilihin?
yung pagbaba ng presyo ng bilihin, more executive action yan eh. Walang magagawa ngayon ang Congress dahil nga mostly external factors, ang pagtaas ng fuel, pagtaas ng pagkain globally, ang daming issues because of the war. As I mentioned, executive action, yung mga dapat gawin ng gobyerno. Kong Paul, kayo po ang nagsumite ng House Bill o ang Act Ensuring Child Support and Penalizing Parental Refusal or Neglect. Why do you think this is relevant today and ano po ang importance ito para ma-forward po ang karapatan ng mga kabataan ngayon? May lumabas na statistics na there are 14 million solo parent families. In fact, ang pagkaintindi ko, mas marami ang solo parent families kaysa sa hindi. Kasi there's only 25 million families, more or less sa Philippines. Of that 14 million solo parent household, 95% ang mga nanay. Meron ding 5% na tatay na solo parent. Ang problema, ang gusto kong mangyari, higpitan natin na yung non-custodial parent, kasi gender neutral tayo dun sa proposed bill ko, na kung kunyari yung tatay, whether kinasal, kasal or hindi, pag yung dalawang anak nasa nanay, ikaw yung tatay, overseas ka o kung saan ka man, magbigay ka ng child support. That's one way to balance, di ba, yung financial responsibility. Kasi ang daming solo parent sa Philippines. So, gusto ko magkaroon ng intervention. Kasi nasa batas na yun, pwede ka kumuha ng abogado, file ka ng case. Doon sa proposed bill ko, pwede administrative na lang. Magkikreate tayo ng Child Support Enforcement Office at DSWD. So, mas mabilis na kontakin yung magulang na hindi nagbibigay ng tulong at i-mandate. Congressman, in your legislative agenda, you are advocating for quality and accessible education. How will you assess the first 100 days naman po ni DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte? Sa nakita ko, kasi active ako dun sa budget deliberation, dalawang beses sa pumunta sa Congress na pag-usapan yung mga pagkukulang sa budget ng DepEd. Siguro masasabi ko, C, average lang si Vice President. Unang-una, yung may 150 million pesos na nakalagay sa budget ng DepEd for confidential funds. Okay? Pero kulang ang budget for new classrooms. Siguro thousands ang backlog natin on new classrooms. Ang estimate ko, at least a few thousand. Kulang ng budget sa special education. Kulang tayo for supplemental feeding. I wouldn't say na A siya or bagsak siya, but dapat kusa na niya sinabi na yung 150 million, ito transfer sa mga kulang. Hindi niya ginawa yon. So, tignan natin. Maybe she'll do better in other aspects, but as to the budget deliberation, medyo average lang siya. Congressman Paul, naniniwala po ba kayo sa linyang housing for all? And if yes, as a congressman, how do you intend to help the urban poor communities? Isang problema natin sa Philippines, may backlog tayo, as of today, 6.5 million units. Yung 6.5 million na yan na housing backlog, around 80% niyan sa mga mahihirap, tsaka yung mga informal settlers. And karamihan niyan, yun yung mga nakatira sa danger zone, sa ilalim ng tulay, malapit sa dagat o sa ilog. Ito yung mga pinakakawawa. Okay. So, dapat i-prioritize yan ng administration. Bigyan natin ng pagkakataon yung bagong secretary, si Jerry Acuzar, galing sa housing industry. So, I think, okay yun. That's a good dream. Magandang pangarap, housing for all. Unahin natin yung mga mahihirap
Ang totoo, pwede natin ma-improve through ARTA, Anti-Red Tape Authority, Ease of Doing Business. Kasi sa isang housing project, maniwala ka sa dami ng permits at licenses. Kung minsan 2 to 5 years para ka lang makakuha ng permit sa DAR, DNR, sa LGU, isang katutak. I think you need something like 165 documents para lang maumpisahan yung isang housing. So with the ARTA, I'm very optimistic. Re-request ko sa ARTA na streamline yung process ng housing. Kasi I defended the budget of ARTA in the last Congress. So kung ma-streamline natin to 3 to 6 months, malaking tulong na yan. Number two, dagdagan ng budget ang Department of Human Settlement, Urban Development. Pangatlo, DBP Land Bank at mga private banks. Gawin natin ang paraan na maging mas mura yung mababa yung interest rate. Sa mga mahirap, sa mga informal settlers, gawin natin libre. Sa mga low income, wage earners, i-subsidize natin 20 to 30 year loans, 3-4%, gawin natin affordable, di ba? Yun yung tinatawag socialized housing. So, kaya natin, and I think that's a good goal na housing for all, yung sinabi mo. Kung talagang may political will, kaya gawin ng gobyerno. Rating from 1 to 10 naman, Congressman, how will you grade the current healthcare system, since one of your legislative agenda that you've been pushing is the universal healthcare law? Ang healthcare natin, basically dalawa. May private, meron public government, di ba? Ang private natin, kung i-compare mo to other countries, accessible, cheaper, I'd give a 70-80%, you know? B, siguro C plus ang private. Pero ang government, public healthcare system natin, bagsak. I'm sorry to say. Siguro nasa D, nasa 40-50%. Hindi pa na fully implement ang universal healthcare law. Yan yung dapat bigyan ng priority ng national government. Ang daming mahihirap na mga patient pupunta sa government hospital, kulang ng gamot. Hindi gumagana yung CT scan. Pupunta pa sa labas para lang makabili ng gamot. Under the law, pag pumasok ka sa government hospital at mahirap ka, dapat kumpleto lahat yan. Hindi nasusunod. So, I'd give a failing grade sa government healthcare system. Kong Paul, back to the education sector. Do you agree with the mandatory ROTC? And why or why not? Sa ngayon, no. I think voluntary would be better. Number two, ang dami ko mga narinig dati. Sa ROTC, may mga special treatment. Pagkilala mo yung head ng ROTC, magbibigay ka ng konti, whatever, i-waive yung hours. So, dapat pag-aralan, pero sa ngayon, I'm not persuaded na kailangan natin. Hindi naman tayo kulang ng mga sundalo. Ang alam ko nga, we have about almost 150,000 personnel sa armed forces pa lang. We're not in war, at war. Di ba? I think yung extra hours spent ng students will be better served in English proficiency. So we can upscale the talent and skills, IT. Engineering, yung mga sciences, dyan tayo kulang eh. So sa ngayon, I'm not as positive sa mandatory ROTC. Kong, why do you think they are pushing for this? Actually, yan, hindi ko alam. No? I can only suspect na maybe they're thinking the time will come na we'll be at war. I personally don't think so. Second, maybe to have a military personnel in all the schools. Kasi pag ROTC, maglalagay ka ng military officer who will do the training, di ba?
I don't know. That's why ang sagot ko diyan, sa ngayon negative ako sa mandatory ROTC. I have to hear all the arguments kung bakit. But sa dami ng problema natin, palagay ko 'yan, hindi 'yan priority. Kong Paul, what did you feel po last time nung may kickback allegations naman po kayo from Public Works Project? Walang complaint sa akin. Mali yung binasa niya. So, I wasn't worried about that. Ang binasa niya, may reklamo against DPWH, pero hindi laban sa akin. So, binigyan siya ng wrong information. Congressman, you've mentioned this earlier, but we would like you to elaborate. What can you say about po the Intel funds ng DepEd at kawalan naman ng pondo sa special education? Sa buong history ng Pilipinas, never nagkaroon ng confidential Intel funds ng DepEd. Dapat yan is zero sa totoo lang. So, yan yung kaya ang grade ko kay VP, C lang eh, di ba? Kasi katulad yun, kasi sinabi niya, kung sa sinabi ni Vice President, Secretary ng DepEd, na yung 150 million hindi kailangan, idagdag na lang natin sa school buildings, special education, o sa mga malnourished children. Kulang ng pondo, doon na lang sana linigay. So, negative tayo dyan. Pangalawa, meron na siyang Intel funds as Vice President. Hindi kailangan sa DepEd yan. Bakit hindi naman law enforcement agency ang DepEd? Kung may problema sa DepEd, Vice President siya, di gamitin niya ang Intel funds niya as Vice President. Sayang yung 150 million pesos. May nagsasabi nga po sa social media about historical revisionism. Does it have to do anything with those proposed Intel funds? I don't think connected yan doon, but definitely, first time nagkaroon ng proposal, yung Intel funds sa DepEd, di ba? Kung noon wala, bakit ngayon kailangan? Now, baka yung suspecha sa social media, gagamitin yung pera kasi hindi masyadong na-audit yan eh. Yan ang problema sa Intel funds. So, hindi natin alam. But for the Vice President, my unsolicited advice to her, you know, I personally like her. Maybe she has the wrong information, but i-wave na lang niya yung 150 or manggaling na sa kanya na i-realign yung 150 to supplemental feeding, new classroom, and special education. That would be better governance as Secretary of Department of Education. Ano naman po yung magiging hakbang ng Kongreso o hakbang po ninyo para mabigyan ng pondo ang special education? Pinropose namin yan, ICE, na dagdagan yung pondo ng special education sa DepEd. Magkakaroon ng bicameral committee after the Senate. Tapos na kami sa House, Senate, tapos i-reconcile yung version nila. So, yan yung isa pwedeng sa bicam, pwedeng dagdagan. So, I'm an advocate of special education. So, I hope our counterparts sa Senate pipikapin yan at sana madagdagan. At hindi lang yon supplemental feeding. We're not doing well in terms of children na malnourished at stunted. Malnourished, ibig sabihin, sobrang payat. For their age, mababa yung timbang. Tsaka problema natin, stunted, na yung for their age, mababa yung height nila. Maganda yung supplemental feeding program ng DepEd. In fact, pwede natin improve. Kulang yung budget nila. Yan pa isang dapat dagdagan. Kong Paul, bukod po sa pagiging representative ng 1st District ng Northern Samar, ano naman po ang inyong position in the government in the past? Before I was elected, I was in the private sector, in the PPP. I was the head lawyer for the public-private partnership, yung EDSA MRT3, hybrid yun. So, involved na ako with public service kasi yung MRT, mass transit. So, I was in the private, I was the lawyer for the private proponent for the MRT3 project sa EDSA. So, medyo na-involved na ako sa mga government-related projects. Congressman, sa tingin niyo, ano-ano naman po ang mga bills na dapat i-prioritize ng Marcos administration?
yung bill na final ko, child support, dapat matulungan natin yung mga solo parent families. Kasi, di ba, kung single mother ka, tatlo anak mo, tapos yung asawa mo, kung saan-saan lang, eh, dapat bigyan niya ng obligasyon matulungan. Kasi para sa kabataan yun. Second, yung budget reform bill. Ang daming nating kailangan improve sa budget. Sa totoo lang, Ice, kung sasabihin ko sa iyo lahat ng detalye, masyashock kayo. Ang daming mga pondo na nakatago sa mga ahensya na hindi nare-report, kulang ng transparency. Ang daming pondo na binibigay natin sa mga ahensya, hindi nagagamit. For example, isang malaking kapalpakan, yung free public wifi. Pinondohan ng Congress, 12 billion pesos the last 4 years, 9 billion hindi nagamit. Hanggang ngayon, wala pa tayong free public wifi. It's a good law, a good project. Ibig sabihin ng free public wifi is na lahat ng eskwelahan sa DepEd, lahat ng state universities, lahat ng barangay, lahat ng public parks, dapat may free public wifi. Hindi alam ang taong bayan na pinondohan ng Congress 12 billion pesos. Wala. Diba? So, budget reform, if we do budget reform, yung legislation, lalabas yung mga ganong mga kapalpakan ng gobyerno. Okay? Isa pa, ito, alam ninyo lahat, national ID. 4 to 5 years, binigyan natin ng pondo, 20 billion. Saan napunta yun? Diba? So, number one sa list ko, actually, budget reform eh. Ang totoo, ang dami nating pera. Either hindi nagagamit o mali ang gamit. Diba? So, kung tutukan natin yung budget reform, dun pa lang ang dami nating improvements magagawa. Isa pa is the amendment to the APIRA law. Maganda yung ginawa 15 years ago ng APIRA. Mahanapan ng solusyon yung problema natin sa power industry, sobrang mahal. May mga gaps na nakita tayo. Kailangan i-amend natin yung APIRA. Ang gusto namin mangyari sa Congress, gawa ng paraan na mababaan yung cost ng power. And we can do that through the amendment of the APIRA law. Okay? So, yun yung palagay ko for me, no? Top priorities, legislation. And then, ang priority sa Congress, di ba kasi ICE, ang power ng Congress is lawmaking, yes, legislation. But may power din tayo sa Congress, right of oversight. Di ba? Part ng demokrasya natin yung check and balance. So, kami yung nag-check. Part ng balancing yan sa executive. Di ba? So, yung oversight, kailangan tutukan yung free public wifi. Bigyan natin ng pagkakataon si Secretary Ivan Uy ng DICT. Sobrang palpak yung last administration ng DICT. Yung merong binigyan tayo ng libreng submarine cable, ICE, ng Facebook. Kinonect tayo sa West Coast ng Amerika. Nakakonect sa Aurora. Nandun na. Yung bandwidth, sobrang mura. Gawin lang ng DICT yung trabaho nila. Okay? In fact, sana nakikinig kayo, DICT. Okay? I-lay down na nila yung tinatawag nating National Broadband Plan. I-connect na. Sobrang mura. Mumura yung internet natin at bibilis. Gawin lang yung trabaho ng DICT. Pinondoan namin sila. Between the free public wifi at saka yung national broadband plan, okay, na kaya yung gawin within 2 to 3 years, bibilis ang internet natin at magiging mas mura pa. Meron na tayong libreng submarine cable binigay ng Facebook. What do you think, Kong, what is the thing that's holding them back? Why nandun na siya sa Aurora and government inefficiency,
red tape, and hidden agenda. Hindi ginagawa yung trabaho ng DICT. So, in the last budget hearing, inisyo ko sila. I asked them the hard questions. In fairness, dun sa bagong secretary, he agreed with me. Sabi niya, dismal performance. In short, kung sa Tagalog, inamin niya palpak yung DICT. I asked him to do a comprehensive report to Congress and to the President. So, in fact, pina-follow up ko kay Secretary Ivan Uy, yung comprehensive report on free public Wi-Fi. Tsaka moving forward, ano yung plano nila for the national broadband. So, hinihintay ko yung sulat ni sa akin. Siguro, we can do a follow-up. Bigyan namin kayo ng kopya. Those are the two things na makakatulong sa atin to make us more competitive, to help education, yes, and nation building, di ba? We're now, we now live in a digital world. And we're far behind. Ang laki ng pondo binigay natin sa DICT, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. So yan yung dapat isang tutukan natin. Okay? Yung isang malaking kapalpakan din, national ID. Kasi yung ID system na yan, batas na rin yan, ICE, pinondohan din ng Congress. Ma-implement lang yung national ID. Sa isang ID, kailangan mo ng driver's license. Yun lang ang pakikita mo. Kailangan mo ng passport. Kailangan mo ng NBI clearance, police clearance. Magbubukas ka ng account sa banko. Nasa batas na yun eh, yung national ID. Delayed implementation. Kailangan sagutin niya ng PSA. Kinwestiyon ko din sila sa Congress. Sa totoo lang, hindi ako happy sa mga sagot nila. Ano po reason daw po? Pandemic daw, mali nga eh. Sa pandemic, dapat nga natapos na lahat yan kasi wala sila masyadong trabaho. Exactly. Di ba? Tinuturo nila yung BSP kasi BSP daw magpiprint ng mga ID. Ang pangako, end of this year, makaka-accomplish daw sila. Pero totoo, hindi ako naniniwala. Yan yung isang dapat investigate ng Congress para bumilis yung implementation. Tsaka yan yung dapat magsalita si President. Yan tatlong issues na yan. Pukpukin niya yung mga sekretary niya. Yun lang tatlo na yon. ID, yung national ID, free public Wi-Fi, yung broadband, national broadband. Pukpukin lang niya yung mga sekretary niya kasi may pondo naman eh. Hindi nila pwedeng sabihin walang pondo. Pinuntuan. And I'm telling you on the record. Kasi chinek ko eh. Ang national ID, 20 billion pesos. Asan yung performance nila? So, ito yung mga dapat tutukan ni President. In fairness, bago lang naman siya. 100 days pa lang eh. Diba? So, ako, kung tatanungin mo ko yung grade ni President, wala naman siyang palpak na ginagawa pa. Nakikita ng Congress yung effort niya. I'd give him a B, siguro, 80%. I think critical will be next year, the next 100, 200 days. Yung mga issues na lumalabas sa social media, sa traditional media, ano yung gagawin niya? Hindi pwedeng quiet lang siya. Diba? So, yun yung mga palagay ko kailangan tutukan ng Congress as part of its partnership with the executive branch, diba? Na kailangan tutukan natin na makakatulong sa taong bayan. Kong Paul, ano naman po ang assessment ninyo bilang congressman in your first 100 days? First two terms ko, Ice, nasa majority ako. I was a vice chair sa Appropriations Committee. Ngayon, nasa minority ako. We're a constructive minority. Sa totoo lang, mas marami akong na-accomplish as a senior deputy minority leader in the last 2-3 months compared to my first two terms. So I'd give myself siguro 90%. I'll give you an example. Kinwestiyon ko ang DOH, mayroong 529 million pesos nasa DOH for cancer patients. Hindi nagagamit.
dahil sa red tape. Inaway ko, pinagsabihan ko. On the spot sa Congress, sabi nung secretary na dahil nga ginawa kong issue, alam mo ba, nung tinanong ko, ay, biglang sabi, pwede nang gamitin, 529 million for cancer patients. Tuwan-tuwa ako. Nagawa ko yan dahil ang role ng minority leader is to question. Ilabas yung mga problema, yung mga issues. So, ang dami ko nagawang ganon. Hindi ko na isa-isahin. So, personally, natuwa ako as part of my role as fiscalizer. I was able to do more more for my district and for the nation. So I'd give myself siguro 90%. And Kong Paul, message na po sa ating mga kababayan. I thank you for giving me the opportunity. Siguro masasabi ko sa mga viewers, be active in a democracy. A democracy works when not just the elected officials work, the public, yung taong bayan, kayo po, di ba? Be active in social media. Be active, engage ninyo, mga mayors ninyo, governors ninyo, congressman ninyo. Dapat tulong-tulong tayo para magkaroon tayo ng improvement in terms of good governance and nation building. And thank you for inviting me. This is part of good governance. Dinalabas po natin yung mga issues. So, my heartfelt thank you for GDM for having me.